Ang mga huling bahagi ng taong ito ay masasabing lalo pang naging mabunga. Nagpatuloy sa pamayagpag ang lalo pang siniksik na programa sa radyo at telebisyon at ang 24 oras na webcast sa internet. When the People's Choice Award goes to ang dating kaugnay nito, kamakailan lang ay pinarangalan ang www.angdatingdaan.org na siyang official website ng programa bilang most popular website at nagkamit ng People's Choice Award sa katatapos na 5th Annual Philippine Web Award at na-nominate sa Golden Web Award sa New York. Sa buong Pilipinas po, ang pinakabising website ay ang datingdaan.com. Dalawa pang malawakang Bible expositions ang isinagawa noong ika-4 ng Oktubre. At noong ika-6 ng Disyembre. Bahagi pa ng pagnanasa ng programang maabot ang lahat ng tao sa lahat ng panig ng mundo tungo sa tamang paglilingkod sa Diyos. Nagdagdag tayo ng 2 English segment para sa mga tagapakinig sa internet na hindi nakakaunawa ng ating wika. Ang Truth in Focus. And I ask the cooperation of our listeners just to bear with us because you see, we have to admit that we are trying very hard to use the English language and convey to you our thoughts and the knowledge that we have had. But I hope that with God's help, time will come that this atheist, these people who doesn't believe in God, and regard nature as the creator of everything, may be enlightened, Brother Joseph. At ang biblically speaking, I beg to disagree, Brother Joseph, to the quotation of Aristotle. Pangmalawak ang pagpapalaganap na ito ng salita ng Diyos ay nagbunga ng libu-libong mga kaluluwang nagtiwala na ang aral na itinataguyod ng samahang ito ay dalisay at walang kapintasang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng mga matitinding mga pangwasak at mga paninira ng mga kaibayo sa pananampalataya sa pagkatao ni Brother Eli Soriano, hindi nahadlangan ang mga sunod-sunod na mga pagbabautismo sa pagbabalik-loob ng mga taong nagsipagsuri at natutong kumilala sa kapangyarihan ng Diyos at magtiwala sa pag-akay ni Brother Eli sa samahang ito. Pagpasok ng taong 2003, umaasa po kaming patuloy kayong susubaybay at lalo pang tatangkilik sa programang ito. Sa awat tulong ng Diyos, sa pangunguna ni Brother Eli Soriano, ang programang Ang Dating Daan ay patuloy na sasagot sa lahat ng mga katanungan at magbubunyag ng mga pandaraya sa relihiyon at maghahatid ng mga dalisay na katwiro ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Sa gabing ito, iniiwan po namin ang mga panghuling pananalita ni Brother Eli Soriano sa pagtatapos ng ating programa. Mahal namin kayo sa tunay na kahulugan ng salita. Hangad namin ang pinakamabuti para sa inyong lahat. Dari
ito po ang ating mga bagong-bagong mga kapatid mula sa iba't ibang pananampalataya. Bigit kumulang sa 2,000 kaluluwa sa botismo anong Biyernes sa ating mass baptism. Mga kapatid, palakpakan po natin, let us all welcome our newly baptized brothers and sisters. Ito po ninyo mga kababayan ang report na yan na aming inihanda para sa inyo. Isang year-ender natin, kapatid na Danny, for the year 2002. Indeed, it was a very fruitful year for the program Ang Dating Daan. At sa pangungunan ni Brother Eli, very challenging. Oo, sa tulong at awa ng Diyos. At Brother Eli, siyempre, ito pong mga achievements na ito ay hindi nagkaroon ng katuparan kung hindi sa tulong ng Diyos sa atin at sa pangungunan nyo sa kapatiran para maipalaganap ang mga dalisay na kapiran ng Diyos. But, ika nga eh, ito po eh, ano eh. Do I have to congratulate you? Ang sa amin po kasi, Brother Eli, gusto sana namin pasalamatan. Una sa lahat, ang Diyos, syempre, at ang kapatiran, at kayo, si Brother Eli, kapatid na Danny, na lagi nang nagtitiis para lamang maitaguyod ang pagpapalaganap na ito ng mga kapatiran ng Diyos. Napakarami pong mga kaluluwa ang dahil sa inyong pangangaral ay natutong tumalima ng, sa kapatiran ng Diyos. Huwag natin kalimutan ang ad production na nangasiwa sa ministry ng pagpapalaganap sa pumagitan ng broadcast media, Brother Joseph. Opo. At ngayon po ay nangyari ang pagpapalaganap na yan sa pumagitan ng salita ng Diyos na ipinagkatiwala kay Brother Joseph ng Panginoon Diyos ay naipalaganap ng Panginoon Hati sa Panginoon ng Panginoon Diyos. Oo, kapatid na Dali. Pangkalahat ang direktor. Oh, dahil, alam po ninyo, hindi bibirong production ang isinagawa para ma-achieve ang lahat ng mga achievements na ito. Considering the, considering our predicament, Brother Joseph, we are such a small group of people, poor people at that, penniless, powerless, and influence-less. We are not like those people who are always peddling influences from powerful people, Brother Joseph. Opo. We refrain from asking favor, especially for ourselves, from powerful and influential people of society. Because we believe that mayaman si Papa, Brother Joseph. Totoo po yun. At hindi naman po siya nagkulang sa atin para maisakatuparan ng lahat ng ito, Brother Eli. Naranasan namin yan, and that is why we are very thankful to him at sa inyo po, Brother Eli, kay Brother Daniel Razon na siyang director natin. Siya ang nagturo dito sa mga kasama natin para lahat ng mga kung anong kinakalikot dito ay umandar at makapag-produce ng ganitong production. Hindi po sisimpleng bagay ito. Hindi bibirong mga puyat at mga pagod at mga isip ang ginugol. Lahat-lahat na ng pwedeng gugulin para lamang po mapaglingkuran ang ating mga kapwa. Ayun. At para maitala po natin sa kasaysayan ng ating pag-broadcast, palatuntunan ang dating daan sa pangunan. May distortion kayo dyan. May distortion kayo dyan. Ang ating pong pag-broadcast, Brother Eli, ay masabi natin ang parangalan sa parangalan ng Diyos na tayo po pala ang kauna-unahang nagsagawa o nakapagsagawa lamang ng isang pandaigdig
dapat broadcast ng sabay-sabay. Webcast, tawag nila ron, webcast, ano? Apo. This is, our group is the first to conduct a worldwide Bible exposition via the internet sa webcast.